Matapang na sinagot netong si LA Tenorio sa isang panayam matapos ang kanilang panalo kontra sa Batang Pierre 2 days ago. Yan ay matapos mang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating official Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo ba ngayon ay mas madali nang maglaro at manalo dito sa 1xBet? Especially na pwede ka nang mag-cash in at mag-cash out through GCash. Kaya naman i-click lamang etong link na nasa comment section ng ating video at gamitin ang promo code na BGS2 upang makasali. Isama pa natin na pwede mo na rin i-download etong kanilang official app para sa mas malalaking papremyo na nag-aantay sa'yo. Last Sunday nga mga bulero, alam naman nating maraming Pinoy fans ang na-hype dito sa opisyal na paglapag ng former NBA superstar na si Dwight Howard sa ating bansa. Upang dyan, maghanda para nga sa nalalapit na mga laban ng SGA dito sa magaganap na taunang torneo sa Dubai na inaasahang magsisimula sa 19 ng Enero. Kung saan kahapon, opisyal lang naganap itong unang ensayo ng nasabing koponan. At pawang dyan, present itong 3 big names ng SGA na sina Andre Robinson, Dwight Howard, at Andre Blatch. I like the energy, I like the ball movement, I like the team. I like what I saw so far considering na one day pa lang. So we have a good group of guys and positive sa first round. I mean, it's all about building chemistry. We have to keep it simple. We have to understand the strengths and weaknesses of our team and just take it from there, di ba? Figure out what we want to do defensively and offensively, who we want to go to. There's only so much you can do in 10 days and number one priority is to be healthy for the tournament, so we're balancing everything out. But you know, it's something that we've been through in the past, so I'm positive that we can work it out. Samantala sa kabilang banda, last Sunday din mga bulero, maliban dito sa panalo na nauwi ng barangay sa araw na yan, naging laman din ang usap-usapan after that game, etong malaking siniwalat ni Coach Tim regarding sa lagay ng kanilang import bago ang nasabing tapatan. Ironically, Tony was doubtful to play today. You know, he kind of banged up his knee a little bit in practice a couple days ago, and he didn't even practice the last 2 days, and he was a game-time decision, and then he turns around and has a game like this. So, we're gonna bang up his knee before every game. Pero maliban dyan, ilang linggo matapos ng opisyal na makabalik si LA sa lineup ng barangay, di nga naiwasan ng media na hingan siya ng opinion regarding dyan. Okay naman, it's been fun. pang ilang game ko na ba to? Since December 13, I think this is my 5th game, no? So far, so good, no? Unti-unti, nababalik yung timing, yung rhythm after 8 months. It was actually sa career threatening. Not only career threatening, but life threatening. But again, no, nalabasan ko actually. Nalimutan ko na rin eh. Kung ano nangyari sa akin from the past year. Yun, you know. Of course, may marami natutunan, pero at the end, you just have to move forward.